Hello everyone, so in this video, I'll be teaching you on how to use balsamic wireframes or how to create a interface for your website that you want to propose in our subject. So I already installed the balsamic wireframes, ayan, so just click it, yung merong smiley na symbol, ayan, or the icon, and after that, meron tayong lalabas na bagong window for our new project 1. So new project 1 ang title niya. Actually this project is ito yung inopen ko nung minsan na ayaw dahil nagluloko kapag gumagamit tayo ng balsamic habang naka MS Teams tayo. So gagawin natin is let us create a new wireframe, kunyari ayan, new wireframe. So actually this wireframe pala is about dun sa mga pages. So maybe we will be creating a new project na lang. Ayan. So create a new project. It means we'll be creating a new file for our balsamic project. So here maglo-loading siya. Ito yung project kanina, yung new project 1. So let us save this, yung ating new project 1, and let's name it. No, let's name it. Kunyari, dito ko siya i-save. Gawin natin siyang HCI. So, BMPR or .BMPR yung files ng balsamic mockups. Okay, so save. Automatic na mag-save yun as a balsamic wireframe file. And after that, is... Ayan, so nangyari, wait lang ah, let us try to open the project, the HCI, ayan, I think nagkaroon ng bug sa aking mismong application. Ang pangalan pa rin niya dito is new project 1, pero ang name niya is, ayun, HCI, no? So HCI yung pangalan niya, so ayan, nandito sa taas. And then, ayan, for example, dito since this is a video on how to parang create interface sa website na gusto nyong gawin. So, first, let us explore muna yung mga makikita natin sa ating balsamic wireframes. Na wireframes na pala yung pangalan niya, hindi na mockups 3. So, ayan, we have here the all. Click ko lang yung all. No? So, dito makikita nyo, meron tayong mga accordion, alert box, yung mga controls na pwede makita sa website ninyo, no? So for example, the text box, the buttons, ayan, the graphs if meron man, combo boxes and tables. So here let us use the browser window, ayan, so you just click it and drag and drop it here, ayan. So meron tayong nakalagay na a web page. So for example, ito yung magiging home page natin or login na lang para at least makarelate tayo. And ano yung link niya kunyari? So, sabihin natin na facebook.com. Yeah, so www.facebook.com. Ayan, so let's try it na kung pwede siya. And, ayan. So, nagkaroon siya ng name sa taas. Yung mismong name ng mismong tab, no? Na meron tayo or yung window na login. After that, meron tayong mga search bar. Ayan, the URL bar, the search bar here, and yung mga common na nakikita natin na mga controls sa webpage. Ayan. So, for example, I'll create a new wireframe again. Duplicate ko lang to, no? So, duplicate ko lang. And, kunyari, ito yung login. Rename ko lang siya ng login. No? Login. Rename. Okay, next is the kunyari, ito yung home. Yan. So, login yun. Ito yung home natin. Let's change the settings of this. So, gawin natin siyang home, kunyari. Yan. So, dito sa login, no, diba, meron dyan. Change natin yung URL niya. Kasi, if you observe sa mga websites na ginagamit natin, meron para mga // yun. No, depende kung nasaan ka. So, kunyari, login.php. Yan. Ibig sabihin, PHP file ang ginamit natin for the login page. And after that, ito yung home. So, change din natin to ng
foam. Yeah. So let's duplicate an this ano, and let us rename it. Gawin natin siyang kunyari ano, profile. Ayan. Ayan, no? So let's change the ano, then yung name nung sa taas. Profile and dito profile. Ayan. So meron tayong 3 web pages, no, na pwedeng gamitin for our simple interface sa ating website. So kunyari ito yung magiging parang interface ng ating website, no? Yung mga web pages na nandito. And after that, ayan, for example, dito kunyari login tayo, di ba? So we'll be using text box for the input, no? Text input ang name niya dito. Wait lang. Check natin pa nag-iba na yung pangalan, pero text input dapat yung pangalan niya dito. So mga label muna. So kunyari yung label natin is yan. Facebook login. So, sana all may label, no? Joke lang. So dito, ito yung login ng ating Facebook niya. Ito mga ano lang yan, mga label lang, no? So hindi sila maapektuhan, or they will not be affected by changing yung ating mga other elements. So center natin yung text. Ayan, may mga properties pala dito, guys. Ayan. So if you want to center, change the font style, naka-bold yung text, or meron yung mga state tied dito, no? State din yung kapag clickable yung isang item or hindi. No? So mga buttons, example, I'll be showing you kung paano yan yun, no? I-set up yun. So lakihan ko lang yung dito sa ating font. Sana hindi ma parang namamati na naman yung una ko, ha. So let's change the font size, gawin natin 40. Yan, so Facebook login tayo. And after that, some text ulit for the email. Ayan. And pwedeng duplicate natin to, control C control V lang. And the password. Yeah, so lagyan natin ng colon. Yan, and we can also put text boxes. So basahin lang natin kung ano yung mga pangalan ng mga controls dito, no? Ito yung mga iba, ginagamit sila sa iPhone, sa Android. So dito naman, focus tayo dun sa mga pwedeng makita nating controls sa website or web pages. So text input hanapin natin. Button, ayan. We'll be using a button para sa login button. And sige, let's try yung cancel din, no? Ayan. So meron tayong dalawang button. And then next is yung text box natin. So hanapin ko lang. Text input. Meron kaya dito. Ah, so this is alphabetical. Naka-alphabetical siya. Ayan, so text input. Meron tayong isang text input dito na line lang siya. No, meron din na text input na rectangle siya. Ayan, or square siguro. Ayan, based sa ano nyo, no? Kunyari, ayan. Ayan, so here, we can, ano, di ba, in programming, we have also variables. So, meron ding mga options dito that you can change yung mga names nito, no, ng mga example nating mga variables natin. So, here, more on the interface tayo. So, okay na tayo dun sa Facebook login natin. Ayan, so we have this first button. Gawin natin siyang login. And then cancel or exit rather, no? Exit. Ayan. Okay, so meron na tayong login page. So how to change the background or yung design ng ating website. So let's try to click this, yung ating mismong browser, no? So unfortunately, parang wala siyang ganun, wala siyang features na ganun. More on the
functionalities lang siya, no? Even though i-right click ko to, ayan, wala siyang settings na kung saan you can change the design of the browser, no? So sa mga buttons, try natin baka meron eto mga icons, no? So pwedeng example login, try natin yung login. Ayan, so meron, magkakaroon siya ng icon after nung word, ay before nung word, after. As an example ko, exit. Ayan, so X na lang. Ayan, you can choose kung ano yung magiging icon na meron sa mga bawat button. Ayan, so after this is let us try to example. Kunyari kapag ayan, nag-login tayo with our email and password, pag kinlik ko yung login, dapat mapunta siya doon sa ating home. So let us design the home, kunyari na meron tayong design para sa home natin. So, we can put yung ating mga title, ayan, sige. Welcome to Facebook. Ayan. Kunyari Facebook na 'yan. No, kunyari Facebook na 'yan. Kunyari ayan. Then meron tayong mga tables. So let's put some tables na lang kunyari din dito. Puro kunyari. So ayan. Ito kunyari accordion, ayan. Antay na accordion. Yeah. No? So actually makikita natin yung kung ano yung mga functionalities nila once ni-run natin yung mismong file na to na mamaya. Ito yung run button niya. So run natin later, full screen presentation ang tawag doon. So ayan. And link natin yung login dito sa home using yung button na login. So for example, click ko yung login. After that is, wait lang, imigay muna yung kulay. Nating green. Ayan, pwede siyang pala ng kulay. So, scroll down nyo lang. Ayan, meron tayong mga, ito, menu siya, no? If you want to make it as a menu, since button yan, hindi yan menu, no? So, no link. Click natin yung links, tapos, kung saan natin siya ililink, no? So, we created yung mga web pages na to. No, yung login, home, and profile. Ang gusto ko, pag click ko yung login na button, mapupunta ako doon sa home na webpage. So, click ko lang yung no link at i-click ko yung home dun sa link niya. And then, state. No? So, let's try this once. Ito. Ayan. I think, ito for the, ano, for the, ano natin yan, no? Kapag, meron tayong mga gustong disable na mga buttons. So, normal lang natin yan. And then, ayan. Let's try to run this. So, click nyo muna to yung login na frame para dyan tayo mag-start. So, click nyo lang itong full screen presentation. Ayan. So, saan di mag-lag. Ayan. So, close lang natin yan. Ayan. So, as you can see here, meron tayong parang arrow. No? So, kunyari yung cursor natin for our website. No, and then close natin muna ito. Ayan. So, yan meron tayong text boxes that we can put yung mga ano natin, data natin. Ayan. So, dito parang this wireframe only shows what will be the interface of our website and ano yung mga links na nagko-connect sa bawat website or I mean web pages na meron tayo, no? So here, kunyari, itong login, pag kinlink natin siya, pupunta siya dito sa home. So after niyan, is wala na tayong button na meron dito. So, 'yun yung example lang, no? Example lang 'to. So, escape. And 'yun po yung tutorial natin on how to create a simple balsamic file with web pages. So, thank you for listening and stay safe.